So, subukan nyo na po ang recipe na to para alam nyo na kung ano yung lasa ng kinakain ni Good Boy na pinaprepare ni Halmoni sa K-drama na Startup. At perfect siyang pang merienda ang mga estudyante na nag-online class. At saka pwede nyo siyang pang negosyo. Pwede nyo ibenta to sa labas ng inyong bahay. Simulan na natin. So, meron ako ditong 2 cups na bread flour. You can also use all-purpose flour. Dagdagan natin ng 1/4 cup or about 50 grams na light brown sugar. Pwede ring white sugar. Tapos, yung ating 2 teaspoons na instant yeast. Lagyan natin dito sa gilid. At yung ating 1/2 teaspoon na fine salt. Lagay natin sa kabilang gilid. Make sure na huwag niyong ibuhos yung inyong salt dun sa inyong instant yeast kasi papatayin yung salt yung yeast. So, ihiwalay niyo siya. Tapos, haluin lang mabuti. So, this magdadagdag tayo ng 1 cup water. Pero bago natin idagdag, i-dissolve muna natin yung ating 1/4 cup or about 32 grams na skim milk powder. Pwede rin namang regular na milk powder yung gamitin ninyo. Kaya ako dinisolve muna kasi ang tendency ng skim milk ay magbuo-buo, as you can see. Kaya rin masyadong magbuo-buo ito kasi kanina pa nakalagay or naka-expose sa air. Para matulungan na mag-dissolve, pwede nyo namang i-warm yung water sa inyong microwave. Pero bago nyo siya idagdag sa inyong dry ingredients, make sure na warm na lang siya at hindi mainit. Dahil kapag sobrang init niya, mapapatay niya din yung yeast. So, winarm ko to for about 20 seconds sa microwave para matulungan na matunaw yung inyong skim milk powder. Ngayon, dagdag na natin siya dito sa ating dry ingredients. So, as you can see, very wet yung ating dough. Okay lang yon, yun talaga yung kailangan natin. Actually, parang gusto ko pa itong dagdagan ng mga 1 or 2 tablespoons na water. Dagdagan ko ng 1 tablespoon pa na water. So, haluin niyo lang ito hanggang sa mawala yung mga lumps at saka maging smoother siya. About 2 minutes. So, parang in a sense, minamasa nyo rin yung dough na ito. Ayan. So, pwede na to. Takpan lang and allow to rest for about an hour. Then, about 10 minutes before matapos yung inyong resting period para sa inyong dough, make sure na nagpapainit na kayo ng inyong mantika for deep frying over very low fire. Tapos, ihanda nyo na rin yung inyong hotdog. So, ito ay 5 piraso na jumbo cheese dog na hinati ko lang sa gitna. Siguraduhin na tuyo siya. Gamit kayo ng towel or paper towel para tuyuin. Kapag kasi basa, hindi kakapit yung inyong dough. At para lalong masiguraduhin na kumapit yung dough, lagyan natin ng konting harina. Tapos ilagay na po natin siya sa stick. So, mas prefer ko po itong ganitong barbecue stick. Kasi, pag yung rounded, may tendency na umikot-ikot yung inyong hotdog habang pinapalibutan nyo siya ng dough. So, mas gusto ko yung ganito. Yan. So, naka-barbecue stick na siya. Ready na siya for frying. Ready nyo na rin ang inyong breadcrumbs. This is about 2 cups. Pero hindi naman 2 cups yung magagamit nyo. Maganda lang na sobra-sobra yung breadcrumbs na nandun sa inyong plato para hindi didikit sa ilalim yung nilalagay nyo ng breadcrumbs. So, handa na tayo mag-fry. Ito po yung ating nag-rice na dough. Ganyan ang itsura niya. Tapos, yung ating ding oil ay ready na for frying. Isa sa mga paraan para malaman nyo kung ready na siya ay kapag tinusok nyo ng wooden stick, magbabubbles-bubbles na. Kung nakikita niya yan. Ayan. Okay? So, simulan na natin. Hot dog. Salok nyo lang na ganyan sa inyong dough. Okay. Diba? Kumapit.
Okay lang na manipis yan. Kapag na-fry yan, magpa-puff up pa siya. Tapos, i-ano nyo siya. Breadcrumbs. Dito ko sinasabi na beneficial yung paggamit ng ganitong barbecue stick kesa yung rounded. Kasi pag sinalok nyo siya sa dough, eto, mas sturdy. Kapag yung bilog, gagalaw-galaw yung inyong hot dough. Malit lang yung aking pan, kaya 3 at a time lang ang carry. So, it takes about 5 minutes para maluto ito. Yeah, what's a golden brown? Pwede na to. There you go. Ayan, ito na ang ating Korean corn dogs. So, do this for the rest of your hot dogs. So, may tira pa tayong dough. Pwede nyo pang gamitin yan for additional pieces of hot dog or kung meron kayong cheese. Pero actually, kung gusto nyo mas makapal yung dough na nakapalibot dun sa hot dog, magiging sapat lang yung inyong dough. Ayan, ito na ang ating Korean corn dogs. Actually, bawas na po to kasi hindi ko na napigilan. Tinikman ko na yung isa. So, ito, pwede yun ang kainin niya ng ganyan. Pero ang kadalasan na ginagawa kasi nila ay kuha tayo ng isa. Siyempre, kailangan natin subukan yung paraan ng pagkain nila ng corn dog. Binubudbran nila ng granulated sugar. Ang gamit ko, light brown sugar. Tapos, nilalagyan ng ketchup at saka mustard. Ayan. Ganyan nila siya kainin. So, tikman natin. Okay? So, yun na po. Make sure to like and share this video at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. I-follow nyo rin po ako sa Facebook and Instagram at Fully Freely Leslie. So, uulitin po.